mga kabikers, dito ako sa Lilac Marikina, dito mismo sa iWheels. So ngayon, papasok tayo sa loob, mag-check tayo ng mga bikes nila. So tara, let's go. So dito pa lang sa entrance mga kabikers, no? Dito yung mga bike na hindi pa nabuksan. Ito, Brand Trick, naka-box, saka may nakasako. Yan, mayroon namang Sunfade. So marami silang stock ng mga mountain bike, no? Mayroon pa dito, Devil. Yan, dami. Yan, mga branded talaga ang mga bike dito sa iWheels mga kabikers. So mayroon ditong Trinks na road bike mga kabikers, no? Trinks na Timpo, naka 3x7 ang seat up, tapos naka thumb shift siya, no? So ito yung shifter niya, malapit dito sa stem. So mayroon pa Trinks Timpo din, pero ibang kulay, blue, glossy po yan mga kabikers, tapos naka thumb shift. So iba-ibang variant color ng Trinks, no? So yung specs pareho lang, itong tatlo, naka thumb shift, naka 3x7 ang seat up. So dito tayo sa isang Trinks, ito naman naka STI na L2 windshield ang rim brake, 54 ang size ng frame. Ito si Trinks na climber mga kabikers, no? CLP 3.0. So meron ditong cult na Odyssey 29er. Yan, ganda ng finish, oh. Smooth yung luktungan. So naka ICR, naka hydraulic, powered by Tektro, naka manual lockout ang suspension, black stanchion, tapos naka quick release. Ayan, naka-diori na pala ang shifter nito mga kabikers, no, na 10 speed. So ibig sabihin 1x10 speed to mga kabikers, itong si Calp, medium ang size. So mayroon pa dito, red black. So ganun din yung specs, pare-pareho lang. So ang pagkakaiba lang is kulay. So panalo ka na nito dahil mayroon siyang parts na diori, no. Yung shifter, alam ko yung RD nito diori din. So silipin natin yung RD mga kabikers, no, kasi yung shifter niya diori. So malamang yung RD nito Giori. So silipin na natin. So ayan nga, hindi nga ako nagkamali. So panalo. Kaso wala tayong pagtatanungan dito. Wala siyang presyo mga kabikers, no. Mayroon dito Rider. So magandang specs ni Rider mga kabikers, no. Naka MT200 ang kanyang hydraulic brakes mga kabikers, no. Ayan, naka Shimano Giori na ang kanyang shifter. Naka Giori din ang kanyang RD, no, na 10 speed. So Rider din na brand ang kanyang handlebar, tapos Rider din ang kanyang stem, naka-tapered na yung heat tube, naka-manual lockout ang suspension, tapos naka-quick release, naka-maxis cross mark ang gulong mga kabikers, no, na fast rolling. Bakit fast rolling siya? Dahil yung gitna nitong gulong, maliit lang ang knobs, tapos dito sa gilid, malaki. So ibig sabihin, pwede sa pang trail. So dito tayo sa Forever. Si Forever naka hydraulic mga kabikers. So 13 speed. Tapos naka air type yung suspension na remote lockout. Naka quick release. So ang gulong pang trail talaga dahil malaki ang knobs. So naka 1x13 speed ang setup nito mga kabikers. Tapos naka AXL2 ang RD. Saddle, BL Taba. So may nakalagay dito, home credit. So pwede pala utang dito mga kabikers. Tapos yung last installment mo free na pagka updated yung bayad mo. Pasok tayo sa loob. Ayan. So ayan mga kabikers, ang daming mountain bike dito, no? Iba-ibang brand. So umpisa natin dito sa gilid, no? So mayroon ditong trip na Marlin. Ang ganda ng kombinasyon ng kulay mga kabikers, no? So ito yung si Trick Marlin, dalawa na rin yung mountain point for battle cage. So panalo, naka Tektro yung hydraulic brake, tapos naka Shimano ang kanyang shifter. Tapos naka 3x8 ang seat up nito mga kabikers, no. So ganda ng gulong nyo. So naka silver yung baby. Ayun, naka manual lockout ang suspension, tapos naka quick release. Medium po ang size nito mga kabikers, no. So mayroon siyang reinforce dito, ang liit ng reinforce, no. So mayroon din silang Sunfade na road bike na naka STI. Ayan. So ito pa ibang kulay, Sunfade. Naka STI din, powered by Reflex. So wala siyang mga price tag mga kabikers, no. So ano lang makikita natin yung mga specs na sasabihin na natin, no.
So dito tayo sa trick. Oh, may trick dito, road bike. Road bike to, sir. Cyclocross. Gravel na to. Oh, gravel pala to, mga kabayan, no? Pala ko road bike kasi yung gulong nyo. Gravel na pala to, si trick. Naka-STI. Ayan, oh, ang ganda ng mga specs, mga kabikers. Ang ganda ng mga component nila, gayo. Tapos mayroon pa dito marine o marine gravel nata to. Oh, ayun, parang ano, road bike ata to. Ito, ang ganda nito. Meron ba siyang booklet? Oh. Gravel na rin to, sir. Ano bang pagkakaiba ng gravel at saka road bike, sir? Mataba ang gulong. Pag road bike, manipis talaga ang gulong nun. Tapos, hindi na malagyan na mataba kasi sa sayon. Ah, dito sa mismong ano niya, fork. Ah, yun. Pwede pa yung malakyan. Oo nga, kasi oh, pwede pa, may gap pa sa dito. Ibig sabihin, pwede pa siyang lakyan ng gulong. So, gravel talaga siya, mga kabikers. Ayan. May natutunan tayo dito sa gravel. Kasi minsan, nalilito din ako sa gravel o road bike. Eh. So, mayroon pa ditong trick na mountain bike. Marlin 7. So pwede siya pambabae, mga kabikers, no, dahil yung top tube niya kumorba. So malamang pambabae na design to, mga kabikers. Okay, naka-take through yung hydraulic brakes. Adjo-ori na pala ang shifter nito, mga kabikers, no. Naka 1x10 speed, tapos adjo-ori na rin ang kanyang RD. Naka-silver yung BB. So wala ka nang papalitan nito. Kung magpalit ka dito, ito na lang ang pedals. Ayan. Kasi yung pedals niya, pero pwede na rin, panalo na rin yung pedals na ito, ano. So, naka manual lockout ang suspension na RockShox. Ayun, oh. RockShox pala ang brand nitong suspension niya, mga bikers. So isama na natin itong frame dito na si Mountain Peak Glossy Vulcan. Ayan, 29er pala ito, mga bikers, oh. Ang ganda, ang tintab. So naka-tapered yung heat tube, naka-ICR. Wala kang makitang lugtungan doon sa heat tube at saka dito sa heat tube. Mayroon din siyang ano, reinforced dito. So isama ko na rin itong helmet for downhill, no? Ayan, no? So mayroon pang isang trick dito. So unahin natin itong cockpit niya. So ang kanyang handlebars, naka back sweep, no? So pang long ride siya, mga kabikers. Ayan, no? Tingnan mo dito, naka back sweep. So maganda to pang long rides, nakaka-relax ka dito. Tapos naka MT200 na Shimano ang hydraulic brakes. So mayroon pa palang natira dito na MT200 na Shimano. So naka SRAM naman ang kanyang shifter. So naka manual lockout ang suspension, block extension, tapos of course naka quick release Arden piece 29er by 2.35 ang size ng gulong. RockShox na pala ang fork nito, mga kabikers, no? Yung mga fork ng mga trip dito from RockShox. So ganda ng combination ng kulay, no? Blue tapos gray, di ba? Ito naman si Trick Marlin 8. Tapos naka ICR na siya. So naka silver yung BB. Eh panalo na lang, silver ang BB, okay na rin yan. Tapos naka SX SRAM ang kanyang crankset. 1x1150 ang kanyang setup, mga kabikers. So pansinin natin si SRAM, mga kabikers, no, yung RD. So malaki ang pulley niya, mga kabikers, no, sa baba na pulley sobrang laki, tapos dito sa taas na pulley sakto lang. Pero dito na part, ayan, kita malata yung hinang, mga kabikers, no. Ayan, no. So hindi naman naka-affect doon sa performance yan. So naka quick release hip push clamp, tapos mayroon siyang reflector, bone trigger yung brand ng saddle. So panalo. Pero dalawa na rin yung mounting point niya, mga kabikers, no, for metal cage. ML ang size, ibig sabihin medium or large. Dito tayo sa Merida, pinagalong puti at saka blue na matte. So si Merida mayroon na rin pala siyang ano, reinforced dito, no. Ang ganda, oh. Tapos nakatipod yung heat tube. So, nakamanual lockout yung suspension. From Santor. Yun. Tapos naka quick release. Maxis na rin ang gulong nito. Na Icon. Yan, 27.5 by 2.20. So naka hydraulics na siya. Powered by Tiktro.
Tapos naka-GO rin ang shifter, mga kabikers. Grabe, ang ganda ng nilagay ng mga specs na ito. So naka-back sweep din ang kanyang handlebars, no? Ayan, no? So ang setup nito, mga kabikers, no? 1x10 speed. So naka-Giori group seat pala ito, mga kabikers. Tingnan mo yung crank seat niya, oh. Giori. So maganda na rin to dahil nakahalotik na yung baby. Diba? Dito tayo sa trick na Marlin 8. So pare-pare lang naman ang mga specs nito, mga kabikers. Yan, naka-hydraulic, cam Shimano, either naka-Giori yung shifter, naka-SRAM yung shifter, naka-Giori yung RD, naka-SRAM yung RD. So pare-pareho lang halos na yung mga specs nito, no? Naka-back sweep yung handlebars. So ang pagkakaiba lang nito, yung sizes at saka yung kulay. Iba-iba. O, katulad nito. O, trick na Marlin 5. Diba? So mayroon pa ditong maangas, so trick Marlin 4. Ang laki. Grabe. Pang 6-footer na ito, mga bikers, ha. O, iba naman pala ito ang specs nito, mga kabikers, no? Itong malaking extra large pala ito. Ayan, no? Ayan. XL na Marlin 4 na trick. So, of course, pag malaki ang frame, mayroon na kayong dalawang battle cages dito. So, naka-Shimano Tourney yung RD, mga kabikers. Ayan. Pero 3x7 ang setup nito, mga kabikers, no? Na Shimano combo shifter. Ayan, no? Naka-preload yung suspension. Santor na XCC ang brand ng kanyang fork, tapos naka quick release. So meron pa silang Giant, mga kabikers, no? Si Giant naka air type yung fork, no? Tapos of course naka quick release. Naka Tektro naman ang kanyang hydraulic brakes, tapos naka 1x ang setup nito, mga kabikers. 1x10 speed ata, yun. Naka Maxxis na rin yung gulong. Ang taba ng gulong, mga kabikers, oh. Ang galing, oh. Maganda to pang trail, mataba, tapos malaki yung knobs. Oh, pass rolling na rin pala ang kanyang gulong, kasi dito sa gitna medyo maliit, tapos sa gilid malaki yung knob. So ang kanyang baby naka seal bearing. Okay, naka quick release post clamp. Mga gandang klase na rin ang kanyang upuan from Giant. So smooth, ganda ng kulay, mga kabikers, no? Grabe, Giant Talon pala ito, mga kabikers. Ayan, no? So 29er, medium ang size. Dalawa na rin yung mountain point for battle cage. So panalo. So mayroon silang devil na mountain bike, mga kabikers. Ayun, no? Ganda ng combination, no? Makulay, oh. Pink, blue, yellow. Yan, naka air type na yung suspension, black extension. Tapos naka true axle na, mga kabikers. Ayun, ganda ng gulong, oh. Diba? So naka zoom yung hydraulic brakes, tapos naka L2 AX ang kanyang shifter. Ayan, naka remote type na pala ang kanyang fork, mga kabikers. Tapos naka 1x ang setup na 1x12, I think 1x12 to, mga kabikers, oh. Kasi medyo malaki na yung facet bracket. Mayroon pa isang devil dito. Tatlong combination din ang kanyang kulay. O ganun din ang kanyang specs, mga kabikers, no? Naka zoom yung hydraulic brakes, tapos naka L2 AX yung shifter, naka 1x12 speed, and then naka remote type ang kanyang fork na suspension, black extension, of course naka true axle na yan, mga kabikers. Ayan. So mayroon pang isa, ito talaga pang babae na kulay, no? Kahit mag ride ka sa gabi, kitang kita ka nito. Pang babae talaga, 17, ayan, medium. Oh, naka ano na rin pala to, naka halotik yung BB. So dito tayo sa kanyang brakes, ayan, from zoom. Tapos L2 AX yung shifter, naka remote yung suspension fork na air. Tapos naka true axle na siya, mga kabikers. So pareho lang yung specs nitong devil, no? So ang pagkakaiba nito is yung kulay, yung color niya. Di ba? Ang ganda, no? Oh, ayan, may forever dito, mga kabikers. I will punta lang kayo dito, no? Dito lang sa mismong Lilac Street dito sa Marikina. May forever po dito. Forever na bike. Ito po yung forever na mountain bike, mga kabikers, no? Ayan, no? Naka ICR, tapos naka Shinsa XN yung hydraulic brakes, L2 AX yung shifter, naka remote yung suspension fork na airtight. Ganda ng gulong, laki ng knobs, pang trail talaga siya, no?
naka 1x13 speed mga kabikers. Ang RD niya AXL2. Ayun no, sagad na yan mga kabikers no. Pakita ko sa inyo, sagad na yan yung 13 speed niya. Kaya pa ba ng kanyang RD? Sa tingin ko kaya pa dahil minsan lang naman 'to magagamit kung talagang ahon na ahon no. Ayun no. O kailangan niya ng gutling. So write down your comments below mga kabikers. So naka seal bearing siya mga kabikers ang kanyang BB. Tapos naka quick release yung seat post clamp, BL taba pa lang nilagay na seat post, pati yung saddle BL taba. So dito tayo may trick pa dito na red and white combination no. So dalawa agad ang kanyang mounting point, 4 battle cage. Tapos naka seal bearing yung BB, Shimano yung crankset. So take through ang kanyang hydraulic brake, Shimano na rin ang kanyang shifter na 2x8. Tapos naka manual lockout ang suspension, naka quick release naman ang kanyang hubs. Fast rolling ang gulong mga kabikers, no? Kasi maliit yung hubs. Okay, tama ba? Write down your comments mga kabikers. Naka Shimano Altos yung RD. Yan ang laki ng pulley ng RD nito mga kabikers, no? So 2x8 ang setup nito mga kabikers, no? So mayroon pa akong nakitang frame mga kabikers. Ayan, no? Ang ganda, oh, di ba? Merida, glossy. So tamang kapa lang. Ayan, mayroon siyang butas dito mga kabikers, no? Daanan ng kable, no? So dito, ang liit ng butas, no? Ayan, no? Virgin na virgin yung butas dito sa ano, malapit sa head tube. So naka-tapered na integrated ang kanyang head tube mga kabikers, no? So yung hinang ayos din, smooth din naman, pero visible. Of course mayroon siyang maliit dito na reinforce. Mayroon na siyang seat post clamp. So naka-drop out siya mga kabikers. So mayroon pang Merida dito mga kabikers, no? Ayan, ang ganda, smooth na smooth. Grabe, solid mga kabikers, ang ganda ng frame. Hindi lang frame, talagang ang ganda ng buong bike mga kabikers. Grabe, ang sit up yan ito. Ayan, naka-tick through yung hydraulic brake, naka Shimano Diori yung shifter, naka-remote yung suspension fork na airtight, tapos block stanchion, naka-true axle yung hubs. Shimano na rin palang nilagay na hubs mga kabikers no, na center lock. Ang size ng gulong 29x2.20. Ayun, Maxxis Icon ang nilagay mga kabikers. Grabe, ang ganda nito. Tapos naka back sweep yung handlebars. So ang setup nito mga kabikers 1x12 speed. So malamang 50-50 ang pinakamalaking cogs dito. Ayan, ang ginamit na hindi ko masilip anong brand to ng kadena mga kabikers no, 12 lang nakalagay. Diori XT ang kanyang RD. Ayan, mayroon siyang lock. Ayan no. So ayan, ganyan ang setup niya pag naka 12 speed. Ayan, pwede pa. So Diori na rin na center lock ang kanyang crankset mga kabikers. Alright, so Merida pala to na Big 9 3000 no. Ganda, grabe. Naka pre-speed pala ang BB nito mga kabikers oh. Ayan. So ito yung seat post clamp na hindi nagpapahiram. Dahil kung wala kang alinrins dito, hindi mo to maibaba yung saddle o upuan mga kabikers. Di ba? So mayroon ditong road bike mga kabikers no, aero. Ayan oh. Naka Shimano 105 ang setup mga kabikers. Di ba? Panalo, ang ganda ng combination, black at saka red. So mayroon pa ditong trick, Marlin 6 matte. Guwapo, grabe. Oh, kadalasan dito yung handlebars nila naka back sweep na talaga. Pang long rides ang dating, di ba? Tapos naka tick through yung hydraulic brakes. Malamang Diori na rin ang kanyang shifter. Ayan naka, Diori na nga ang kanyang shifter mga kabikers oh. Tapos naka manual lockout ang kanyang suspension. Naka quick release. Ayos, ang laki ng gulong eh. Bone trigger pala ang kanyang rims mga kabikers. Ayan, bone trigger pa rin ang gulong na XR2 29x2.20.
So medium ang size ng frame, mga kabikers. Dilaw na dilaw talaga, pati yung pedals dilaw. Tapos bone trigger ang nilagay na handle grips na may wrist pump. 1x10 ang setup nito, mga kabikers, no? So naka-selby rin yung BB. Ayan. Tapos Shimano Diori ang kanyang RD. Grabe, legit na legit talaga, no? Ayan, no? May lap. Naka-quickly seat post clamp. Mayroon siyang reflector. Bone trigger yung upuan. Analo. Grabe, ang ganda ng mga bike dito, mga kabikers, no? So, mayroon pang isa dito, si Mereda. Kaso, pag malayo, di mo masya makita, no, ang brand. So, Big 9 700 na Mereda. Naka-ICR. So, naka-remote type ang kanyang fork, mga kabikers, no? Block stance yun, tapos naka-true axle. Maxxis Icon ang lagay na gulong. 29x2.20. So, Diori XT ang kanyang shifter, mga kabikers. So, tingnan natin yung hydraulic brakes dito. Ayan, Diori XT na rin pala ang hydraulic brakes, mga kabikers. So, group seat ito, mga kabikers. Alright, so naka-back sweep pa rin ang kanyang handlebars. So, ang setup nito, mga kabikers, is 2x12 speed. So, naka-Diori XT ang group seat nito, mga kabikers, no? So, yung FD niya, mga kabikers, no? Kakaiba, no? Ayan, no? Dito yung mount ng FD niya, hindi clamp type. So, wala tayong makikitang brand ng kanyang kadena. Mayroon nakalagay, pero 12. Ayan, no? 12, kasi 12 speed siya. Pakinggan natin, mga kabikers, no? Ayan, no? Ayan, ganda ng tunog, no? So, 36-26 ang chainring nito, mga kabikers. So, available din dito sa iWheels yung folded na bike, mga kabikers, no? Brand Dahon. So, mahal to na klase na folded, mga kabikers. Oh, available din dito sa iWheels yung scooter, mga kabikers, no? Ayun, no? Ang ganda ng mga scooter nila, mga kabikers, no? Doon sa likod yung electric na folded bike. So, helmet. Mayroon dito, mga kabikers. So, may presyo, no? Ayun, no? 950. Tama ba ang nakita ko? Ayun, 950. Silimar na helmet. Ayan. Ayan, may sunfit naman na helmet. Ito, 1,500. Ayan. Iba-ibang kulay, no? May Eros, may Avex. So, ayun nga, mga kabikers, no? Naghahanap kayo ng high-end na mountain bike, gaya ng Trek, Mereda, Giant. Dito sa iWheels, marami po silang available. So, madali lang matuntun o malukit ang kanilang bike shop, no? Dito lang mismo sa number 39, Lilac Street, Concepcion 2, Marikina. So, hanggang sa muli, see you on my next video and ride safe, kabikers.